sa nangyaring pambubuo kay Coach Joe Reyes ay patunay ng sinasabi natin na it will not solve the hate problem sa kanya ng mga Pinoy basketball fans. Bagkus ay magpapatuloy pa ito kahit manalo ang Gilas o magkaroon ng magandang performance. Dahil nandoon na nga ang lamat at ang isa sa laging media ay ang pagkatalo natin sa Southeast Asian Games. Although may magandang ginawang tamang move si Coach Joe Reyes ng panahong yon dahil siya ay nagbitaw. Nagbitaw man pero hindi pinayagan ng SBP at umaasa na maaayos ang lahat. Kaya we can say na sila ay nabigo bukod sa naandyan pa ang problema. Sila rin ay nadamay sa inis ng mga fans. Pero again, naandyan na yan at ang tanong ay kaya pa ba ni Coach Joe Reyes sa sinasabi ng iba na maging martyr. Tao din yan si Coach, kaya pa kaya niyang tiisin ang emotional damage na dulot ng pananatili sa pwesto. Mas maganda sana na pinayagan na magpalamig muna o mag-step down para magkaroon ng peace of mind ang lahat. Ayon nga kay Kato Nying, ibigay niyo na sa iba, naku, maniwala kayo. Pag binitawan niyo yan, marami pang sasaludo sa inyo. Marami pong nakakaintindi sa basketball. Kung meron kang delikadesa, sabi mo, sa inyo na to. O kung sino may gusto nitong head coach sa position na to, sa inyo na to. Ano? Pero again, basketball is a team sport. Kaya apektado rin ang emosyon ng mga players. Kaya hindi na rin tayo magugulat sa kanilang shaky na simula. Susuportahan pa rin si coach ng mga players dahil sila ay isang team lamang. Suporta na galing sa Big 3 ng Gilas. Galing kay Ramos, Soto at JC. Okay din sana kung si Coach Tim Con muna ang kanilang pinag-coach ngayong window. Siya naman kasi yan nag-training sa mga panahon na nasa TNT si Coach Joe Reyes. Yun nga siguro ang kanyang role, ang maging trainer. Sa kabila ng double-double game ni Kai Soto ay hindi pa siya satisfied sa kanyang performance. Kailangan niya daw na mas mag-improve para makakuha ng isang perfect game. Kaya hindi raw sapat ang kanyang pinakita. Sa ngayon daw ang importante, sila ay nanalo. Isa sa hinahanga ang player ni Jordan Clarkson ay itong si Dwight Ramos. Si Ramos na siguro ang pinaka-consistent. Bukod sa halos lahat ng FIBA tournaments ay available o nagre-represent itong si Dwight. Faktor ang kanyang pagiging humble at sinasabayan pa ng talento. Ayon kay Dwight, ang Gilas team ngayong window ay isa sa pinakamalakas na lineup. Given na rin na naandyan si Jordan Clarkson ay isa rin na very unselfish at humble na player. Sa ngayon daw kung may papaguhin sa team ay minor tweaks na lamang o pwedeng magpalit ng ilang players. Yes, maganda na ang lineup kung makakapaglagay pa tayo ng isang big man at syempre mas mahaba at sapat na preparasyon.